Hi, I'm Celina, and this is Pelikulatura. If you're an old subscriber, this is not my usual kind of content. I don't usually talk about photography, but for my new subscribers, I want to welcome you all and say that I usually talk about filmmaking and Filipino films, but I have to steer the direction of this channel in a different way if I want it to survive because my last video got taken down due to copyright content, which I tried to dispute, but apparently fair use is not the same here in the Philippines as it is in different countries. So that's why I had an unexpected hiatus. But yeah, now I'm back because I want to talk about how to basically do your own photo shoot for your small business. You see, I'm a filmmaker, but I'm also a photographer. And lately, what I've been doing is collaborating and working with small business owners and take photos of their food and their products for an affordable price. And I basically help them upgrade their social media content. But of course, not everyone can afford to spare money on a photographer or a stylist or a graphic designer. And most people try to do it by themselves. So that's why I'm here. I'm going to talk about some tips and some insights on how to do your own photo shoot for your own small business. So for the sake of being budget friendly, I'm gonna use my phone for this demonstration. Okay, so I'm gonna divide this video into four parts. First, I'm gonna talk about planning. It's good to always have a plan. Why? Well, first of all, it gives you an idea kung ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve para kapag nandun ka na sa harapan ng product mo, meron ka ng idea kung paano mo siya isushoot. So, for the sake of having an example, I'm gonna talk about cookies. So, kung wari isa kang cookie vendor, seller, business owner, basically, you sell cookies. Let's say, hindi mo alam kung ano yung gusto mong brand or look. That's okay. A lot of small business owners don't even try to consider that. So, what I usually suggest to my clients or basically anyone who's trying to start up a business is try to find some pegs. Pegs or references ng gusto mong maging katulad or yung basically yung same vibes na gusto mong try to achieve. Usually, the places I go to check out some pegs or references is Pinterest and Instagram. Though sometimes, makikita mo na lang siya randomly kahit sa Facebook or sa Twitter. You never know. Those social media apps and social media websites are free. So, you can definitely browse those for inspiration. Pwede kang mag-browse-browse. So, halimbawa, di ba nga cookies ka? You type on Pinterest, cookie photography. Dami. Like, ang dami talaga. Like, ang daming lalabas na results. And it can be overwhelming. And sometimes, it gets kind of boring. Kasi makikita mo din yung pattern kung ano ba yung uso. Like, ano ba yung pinaka nakikita mong pattern sa mga cookies. Since meron ka ng mga nakitang pictures ng cookies or like ng product na hinahanap mo or products na katulad mo, it's really important na meron kang mga references or pegs para na rin makita mo kung ano nga yung gusto mong mangyari. Next is be realistic. Be realistic with your expectations, okay? So, una mong gagawin, kapag magpaplano ka ng photoshoot, tignan mo kung anong meron ka sa bahay mo. Ano bang pwedeng props? Ano bang pwedeng background? Saan mo pwedeng ilagay yung product mo? So, sa demo ko, I used Chips Ahoy and a wooden table as my main product and backdrop. If magpaplano ka ng photoshoot, isipin mo kung anong magandang oras sa umaga or gabi mo gusto mag-shoot. Though for the sake of being budget-friendly and for being newbie-friendly, mag-shoot ka sa umaga at tansyahin mo kung anong oras yung maganda tama na liwanag sa bintana mo. Bakit? Importante ang lighting kapag nagpo-photography ka, lalo na kapag budget-friendly ka at wala kang LED or like malalaking ilaw or ring light. That's okay. The sun is your best friend. Pero yun nga, you need to check the weather din
kung possible. Kasi, namblema din ako before na nagsushoot ako ng natural light. Tapos, biglang ini-expect ko na tanghaling tapat, mga alas dos, alas tres. So, syempre, dapat direct yung araw. Pero, pagdating ng alas dos, alas tres, naulan sis. So, paano yun? Dapat meron kang backup plan. Pero, syempre, isipin mo na lang din yun later on. Dapat alert ka and sana kinoconsider mo rin kung anong oras maganda mag-shoot. Although, pwede naman gumamit ng lampshade or ring light kung meron ka. Personally, favorite ko pa rin na mag-shoot ng natural light. Iba talaga yung liwanag ng araw eh. Sometimes, wala na rin kasi akong oras na habulin yung araw. So, most of the time, I tend to use my LED lights. But for this tutorial, magpo-focus lang tayo sa natural light. Okay, so we're here at part 2. Dito na tayo sa actual shoot. So for the actual shoot, di ba meron ka ng pegs, meron ka ng references, alam mo na kung ano meron at wala ka, pwede mo na silang paglaruan for the setup. Isang advice ko, pag magsisetup ka ng magiging photography set mo, kung i-design mo kung paano mo siya pipicturan, gawin mo, mag-start ka sa pinaka-basic. Mag-start ka sa pinaka-minimalist, tapos tsaka ka magdagdag ng magdagdag ng magdagdag. Bakit? Kasi pag nag-umpisa ka lang mas malinis, mas madali siyang makita kung ano ba talaga yung gusto mong i-try. For me kasi, kapag minimalist yung inumpisahan mo, pinaka-basic siya. So, pinaka-madali siya tignan or pinaka-madali siyang gawin. And eventually, pwede ka na maglagay ng mga gamit doon na pwede mong paglaruan. So, next is composition tips or hindi na ako magpapaka-technical, yung angle ng iyong camera. Again, ang gagamitin natin for this tutorial ay cellphone lamang. So, ang cellphone ko po ay isang iPhone SE na first generation pa. Sobrang luma na po ng phone ko. Well, hindi naman sobra. Depende sa category mo ng sobrang luma. Pero for me, it's quite battered because it's literally the first iPhone I ever had and it's been with me since 2016. But yeah, the challenge is to take really good or really nice photos just with this phone. So for this demonstration, I focused on three angles or three kinds of setups or composition or whatever you want to call it. So una yung flat lay. So ano ba yung flat lay? Nauso kasi yung term na flat lay sa Instagram. Or, I don't know. Mas, discover ko siya sa Instagram. I didn't really research kung galing ba siya lang sa Instagram or like, meron pa siyang mas malalaking pinanggalingan. Flat lays is very uso na lalo na nung kasagsagan ng mga 2012, 2020, 20-something. Makikita mo yun yung usually na kita mo yung top view ng isang mesa or like, sahig, tapos makikita mo yung setup. Usually, yun yung lagi natin nakikita kapag pagkain ang sinushoot. It's used so often because it usually works. So, paano ba mag-date na magandang flat lay? Meron kasi tayo mga technical pang mga bagay na kinukonsider pag flat lay. But, for the sake of convenience, itong i-demonstrate ko, ang ginawa ko lang is nilagay ko lang siya yung items sa gitna. So, nung una, naisip ko yung plato lang at na may kasamang cookies. But then, medyo naburingan ako. So, ang ginawa ko is nilagyan ko ng jar ng milk. Kasi naging mas interesting siya tignan kapag may kapares yung food mo. Tip lang, kapag mag-consider ka ng kung anong ilalagay mong prop sa tabi ng iyong product or food or item, i-consider mo din yung logic behind it. Since cookies, ano ba usually maganda ipare sa cookies? Di ba milk? So, yun, naglagay ako ng milk. So, after that, dinagdagan ko pa ulit yung set ko. Pinagpalit ko yung platito sa isang hardwood na chopping board. Kasi, for some reason, sobra akong nagagandahan sa wood na surfaces. So, since napansin nyo na wood yung table ko, tapos nilagyan ko pa ng wood na chopping board. Although, pareho silang kahoy, magkaiba sila ng kulay. So, nagkaroon siya ng contrast na nagmukha siyang maganda. Or at least, maganda siya sa paningin ko. Ewan ko sa inyo kung maganda pa rin siya. So, dinesign ko na ulit yung cookies, kasama din yung milk, tapos nilagyan ko rin ng baso. Pero baliban din sa mga yon, nilagyan ko na rin siya ng chocolate chips, tsaka ng onting confectioner sugar. Nilagyan ko ng confectioner sugar yung chopping board para magmukha siyang mas gamit and mas mukha siyang ano, mga maliliit na detalye na parang nagkakaroon siya ng sarili niyang identity. Hindi naman identity, pero like, mas nabubuhayan ako tignan sa kanya kapag meron mga maliliit na detalye na ganun eh.
Tapos, nilagyan ko rin ng chocolate chips. Kasi, although chips ahoy lang naman yung ginamit ko, not sponsored, nilagay ko pa rin yung mga chocolate chips para naman magmukha siyang mas, ewan ko, parang iba yung dating niya eh. Hindi ko alam yung explanation, pero nagagandahan ako sa kanya. And the last angle na, or sample setup na ginawa ko is nagpatulong ako sa pinsan ko na maging hand model ko. So, bakit ba may hand model? Bakit siya kailangan? Wala lang, parang mas extra siya tignan. Like, nagmumukha siyang mas alive dahil may human element. Nakailang tries din kami kung anong angle yung maganda. Kasi, sinubukan ko talaga na walang ibang background kung hindi yung ano lang, kung ano lang yung meron ako. Kaya, nahirapan din ako kasi yung ilaw, yung bintana, tapos hindi ko alam kung saan ang angulo. So, trial and error lang din siya, guys. So, next is yung editing aspect. The third aspect. For the sake of this tutorial, I edited the photos using VSCO. It's basically a free app, and it's actually what I've been using when I was still starting out in photography. Well, mostly mobile photography. Instagram 2012 era. I don't really use VSCO anymore because I usually edit directly na on Lightroom. But that's kind of complex, and we're talking about budget friendly and beginner friendly, so we're gonna use our phones. Ginagamit ko yung VSCO around dati nung mga 2012, nung mga start pa lang ng Instagram era. It was actually my favorite app kasi wala lang. Kasi maliban sa may presets ka, nagagalaw mo rin yung mga settings sa baba eh. Like, ang dami mong pwedeng paglaruan. And if you learn what to use, you learn kung anong bagay sa hindi bagay, it's really super helpful. Like, if you want to see a more in-depth look on how I edit my photos using my phone, I can do another video on that maybe next time. And for graphic design, well, personally, I vouch for Canva. I know a lot of designers hate Canva, not because it sucks, but because they just don't like Canva. But to me, Canva is a lifesaver if you're doing quick edits, if you want a user-friendly experience when it comes to editing. Ang dami na niyang possibilities, like ang dami na niyang templates, hindi mo na kailangang mag-resize-resize. Meron na siyang template for Facebook cover photo, meron na siyang template for Twitter post, for Instagram, for IG stories, for Facebook stories, and it's very convenient. And even though free siya, meron din siyang premium feature na mas madami kang ma-unlock. Again, not sponsored, but I wouldn't mind if I get sponsored. Char. And then lastly, we're gonna talk about the fourth and last part. Again, kaya nga lastly. Fourth and last part ng video na ito, which is promotion. No, I'm not gonna talk about Facebook boosts. I'm not gonna talk about algorithms. I'm not gonna talk about all that stuff. Ang pag-uusapan natin is very basic. I-convince mo yung mga friends and family mo na i-like and share yung mga social media pages mo. Like, doon naman nag-uumpisa talaga yun eh, sa friends and family na pwede mag-suporta ng business mo. You have to try to market yourself first to your inner circle, which is your friends and your family. Basta, sila yung una mong mga customers talaga. Sila yung magiging mga guinea pigs mo, sila yung mag-share ng page mo, sila yung magsusupport sa'yo in general sa unang round ng pagpo-promote ng iyong business. Next step is try to market yourself around the neighborhood. So, let's say hindi ka friendly or like introverted ka. Pwede mong itry na sumali sa mga Facebook group na within your area. Uso na ngayon yung mga bentahan sa Mandaluyong, bentahan sa Manila, bentahan sa ganito, or ano, meron din sa Katipunan yung University Trade. Madami ng possible na outlets or like markets na pwede mong i-post yung products mo, and sana wag mong ipilit masyado yung like for likes kasi parang nakaka-turn off yun kung hindi mo naman alam yung binibenta ng tao na yun, tapos bigla kang magpapalike ng page. So, sana gawin mo mas organic na magpakilala ka na, o, halimbawa, going back to the cookies, like, hi, ako si ganito, ganyan, I sell cookies, ganyan-ganyan, baka may interesado. Try to market mo din kung ano yung unique sa business mo. Like, for example, kung meron kang special flavors, diba? Kung may matcha flavored cookies ka, o, diba? Like, market yourself. Hindi naman kasi palagi na kailangan umasa sa mga algorithms or sa mga basic na boost na yan. Sometimes, it takes a lot of effort talaga to market yourself. Pero kasi that's how
you really put your business out there. Like, you network, you mingle. Last step for this video, try mo i-compile yung mga reviews or yung mga feedback ng mga customers mo. With permission, of course. Like, for example, sabi nila, eh, chef! Or like, ang sabi nila, mapapahugot sila sa sarap. Pero yung mga ganong klaseng reviews ko, sana syempre organic pa rin, hindi siya yung fake reviews. With permission, you can use that and make publicity material or mga mag-edit ka ng mga graphics or i-share mo lang sa page mo yung mga i-compile mo mga reviews. Siya yung magsasalita para sa product mo na masarap pala siya, ganyan-ganon, na mas nagiging mukha ka legit. So, kung hindi naman pagkain yung product mo, pwede nilang i-describe ko ano yung packaging mo or like yung efficiency mo as a business or yung mga ganun. Importante rin ang customer feedback. So, that's it. Hopefully, you learned something from this video. And if you want more content like this, comment it down below. Or kung may tanong kayo, don't hesitate. Just ask. Don't forget to the like, comment, and subscribe. Ring that notification bell. But yeah, if you're interested in working with me, you can also check out my work on Facebook, Maybe It's Celine Films and Stills, or on Instagram, at Maybe It's Celine. Don't forget na I don't just talk about photography, I also talk about films and filmmaking. So if you like this video and you want to learn more about these kinds of things, or like just want to watch my content, please don't hesitate to subscribe, tell your friends, tell your family, tell your jowa, tell your quarantines. Ayun, yun lang. Thank you. Have a good day.